Week 3, Day 4, iba't ibang uri ng mga linya. Magandang umaga mga bata, handa na ba kayo ngayon sa ating bagong aralin? Patingin nga kung ikaw ay handa na. Ipakita mo ang tamang pag-upo. Ayan, so ngayon ikaw ay nakaayos na ng iyong pagkakaupo. Okay, handa na ba? So bago natin simulan ng ating aralin, simulan muna natin ito sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. So sumabay kay Teacher Sandy sa pagdadasal. Handa ka na? Okay, so sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, ngayon mga bata, tayo naman ay mag-exercise para ang ating mga katawan ay mabuhay. So ngayon, sabayan natin si Teacher Sandy sa pagsasayaw. At gusto ni Teacher na ikaw ay sumabay sa kanya. Handa ka na ba? Pero bago yan, syempre, tumayo ka muna ng maayos. Mga bata, tayo naman ay dumako sa ating aralin. So, umupo ka na ngayon na maayos at alam ko na ang iyong katawan ay nabuhay na. So, ang dugo sa ating, mula sa ating paa hanggang sa ating ulo ay dumaloy na. At handa ka na para matuto sa ating bagong aralin. So, ngayon, umupo ka na ng maayos. Ayan mga bata, maaari mo ba tingnan kung ano ang nasa larawan natin ngayon? Titigan mo nga ito ng mabuti. Maaari mo na bang sabihin sa akin kung ano ang nasa larawan? Sabihin mo nga ulit. Okay, tama. Ang nasa larawan natin ngayon ay isang tuldok. Ano kayang kinalaman nito sa ating aralin? Nais mo bang malaman? Okay. Tingnan mo ulit ang nasa larawan natin. Ano naman ang makikita mo dito? Sabihin mo nga. Okay. Kung titingnan mo, ito ay maraming guhit at maraming tuldok. Ano pa? Tama. Ang nasa larawan pa natin ay mga pinagkabit-kabit na mga guhit at mga tuldok.
tingnan mo naman ulit ang sumunod na larawan. Sabihin mo nga ngayon sa akin kung ano ang iyong nakikita sa iyong screen. Ano ang nasa larawan natin? Tumpak! Tama! Ang ating larawan ay isang papel. Ngayon, ano kaya ang makikita mo sa ating papel? Anong meron siya? Sabihin mo nga ito sa akin. Tama! Ulitin mo nga. Okay, very good. Ang ating papel ay may mga guhit. Anong kulay ang mga guhit na ito? Sabihin mo nga. Okay, ang mga guhit na nakikita natin sa ating papel ay guhit na kulay asul at guhit na kulay pula. Ano kayang kinalaman ng mga guhit na ito sa ating aralin para sa araw na ito? Maaari mo kayang hulaan kung ano ang aralin natin para sa araw na ito? Tama! Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga linya. Paano daw nagsimula ang isang linya? Ang linya ay nagsimula sa isang tuldok. Ano naman ang mapapansin mo sa larawan natin? Ano ang makikita mo? Ito ay binubuo ng maraming tuldok. Sa Ingles, ito ay tinatawag na broken lines. Sa Tagalog naman, ito ay tinatawag na tuldok na linya. Ang mga tuldok na linya o mga broken lines ay ginagamit na gabay sa mga batang nagsisimula pa lamang sa kanilang pagsusulat. Maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong nakikita? Okay. Ang iyong nakikita sa iyong screen o sa iyong monitor ay tinatawag natin na linyang pahiga. O sa Ingles, ito ay tinatawag nating horizontal line. Ang linyang pahiga o horizontal line ay sinusulat mula sa iyong kaliwa papunta sa kanan. Ngayon mga bata, tayo ay magsanay. Linyang pahiga, linyang pahiga, linyang pahiga, linyang pahiga. Ito naman, maaari mo bang sabihin kung ano kaya ito? Okay, tama. Ang nasa iyong harapan ngayon ay guhit na patayo o vertical line sa Ingles. Ang vertical line naman o guhit o linyang patayo ay isinusulat mula sa itaas pababa. Tayo muli ay magsanay. Linyang patayo. Linyang patayo. Linyang patayo. Linyang patayo. Linyang patayo. Linyang patayo. Ito naman ay tinatawag nating linyang pahilis o sa Ingles, ito ay tinatawag na diagonal line. Ang linyang pahilis naman ay isinusulat mula sa itaas sa kanan papunta sa ibaba sa kaliwa. Tayo muli ay magsanay. Handa ka na ba? Okay, simulan natin. Linyang pahilis. Linyang pahilis. Linyang pahilis. Linyang pahilis. Ito naman ay tinatawag natin linyang pakurba o sa Ingles ay tinatawag na curve line. Ang linyang pakurba naman o curve line ay ginuguhit o isinusulat mula sa bandang kaliwa, pataas, paibaba sa
kanan. Tayo na muli ay magsanay. Handa ka na ba? Okay. Linyang pakurba. Linyang pakurba. Linyang pakurba. Linyang pakurba. Linyang pakurba. Linyang pakurba. Para naman sa iyong takdang aralin para sa araw na ito, ikaw ay magbabakat ng mga linyang ating pinag-aralan. Una, bakatin ang linyang patayo. Sumunod, bakatin mo din ang linyang pahiga at kulayan ang mga nasa larawan. Pangatlo, bakatin ang mga linyang pahilis, katulad ng ginawa ni teacher kanina. At pang-apat, bakatin mo din ang mga linyang pakurba. Ba, napakadali lang na ating gawain para sa araw na ito? Dahil ikaw ay nakinig ng maayos, mupo ng maayos, sumunod sa mga tuntunin ni teacher, nagawa mo ng maayos at mabilis ang ating gawain. At dahil dyan, yakapin mo muli ang iyong sarili at bigyan mo ng malakas na palakpak. Ayan. Dahil ikaw ay nakinig kay teacher ngayong araw na ito, ikaw ay bibigyan ulit ni teacher ng isang regalo. Nakikita mo ba yung regalo ko para sa'yo? Ayan. Tignan mo nga kung anong regalo binibigay ko sa'yo. Nakikita mo ba? Ayan, palaki siya ng palaki. So, dahil ikaw ay mabait at sumunod kay teacher, binibigyan kita ng maraming maraming star. At dahil dyan, si teacher ay magpapaalam na. Kagandahan tay uwi na, bukas na muli tay makikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na mga bata.